ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roo'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga Katola Kids. Ngayon ay ang unang linggo ng Kwaresma. Mga Katola Kids, maraming bagay sa ating paligid ang nakakaakit. Tulad ng mga bagong modelo ng telepono, bagong damit, at marami pang bagay na bago. Sa ating ebanghelyo, mga Katola Kids, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Nalampasan niya ang 3 tukso ng Diablo sa pagsabi kung ano ang nasa kasulatan. Mga Katola Kids, paano natin nilalabanan ang tukso? Kung minsan, mas madaling bumigay sa tukso kesa labanan ito. Hindi na iniisip ang masamang mangyayari kapag nadaig ng tukso. Ipinakita ni Jesus ang mga paraan sa paglaban sa tukso tulad ng kaalaman sa kasulatan, panalangin at pag-aayuno. Hindi kasalanan ang pagdating ng tukso. Kasalanan ang madaig ng tukso na taliwas sa utos ng Diyos. Pinapasok ng tukso ang ating mga kahinaan. Mga Katola Kids, tayo'y manalangin. Ama, huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya ninyo kami sa lahat ng masama. Amen. At diyan nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. Lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye mga Katola Kids!